Veteran broadcaster ng Radyo Agila. Pumanaw na! Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Pumanaw na ang veteran broadcaster na si Katotoy Talastas sa edad na 92 years old. Nasanay magdiriwang ng 63 kaarawan sa darating na Abril 18. Ang anunsyo sa pagpanaw ni Katotoy ay ipinos ng official page ng EBC Net 25 na kung saan ay matagal na naglingkod ang nasabing mamamahayag. Hinawakan niya ang programang Liwanagin Natin sa DCEC Radyo Agila. Hindi matatawaran ang kakayahan ni Katotoy Talastas upang magbigay ng linaw sa mga isyu ng lipunan. Maging ang tungkol sa umiiral na batas ng ating bansa ay nabibigyan din niya ng komentaryo kung kinakailangan. Mahusay din siyang magpaliwanag pagdating sa history o kasaysayan ng ating bansa. Nabibigyan niya ng kaukulang linaw at paliwanag ang mga nangyayari sa bansa na naguugat pa sa kasaysayan ng ating mga ninunong bayani. Narito ang maikling video clip na isang interview kay Katotoy Talastas na tungkol sa kasaysayan. Mula ito sa programang Landmarks ng Net 25. Sa transportation, sa pamamagitan ng tubig, iilan lang ang kalye nung araw, iilan ang kalye. Ha? Karamihan doon ang transportasyon, puro sa ilog o kaya sa dagat. Kaya mga mauundan yung mga tabing dagat at tabing ilog. At yung mga ilog nung araw, may mga kaskong tinatawag. Diba? Yung kasko, mga kargamento, mabaga yun, pero unti-unti yun. O sa mababaw yun, ang ginagamit doon, tikin. Yung tikin, itutulog sa tubig, itutulog yung kasko. Maraming humahawak noon. Matatandaan din noong panahon na napatalsik ang dating Pangulong Marcos sa Malacanang, ay kinundina ni Katotoy ang nasabing pangyayari at ipinahayag niya ang kanyang opinyon at saloobin sa kanyang radio program. Gayun din ang pababain sa pwesto si dating Pangulong Joseph Estrada. Malaki ang naging bahagi ni Katotoy sa pagpapasigla ng broadcasting sa bansa dahil sa pagbibigay niya ng patas at malamang komentaryo sa mga isyu ng lipunan. Taong 2016 sa edad na 88 ay iniwan ni Katotoy ang pamamahayag sa radyo dahil sa kanyang edad at kalusugan. Subalit, may mga pagkakataon pa rin na nakakapanayam siya kung kinakailangan. Sa pagpanaw ni Katotoy na isang haligi ng broadcast industry sa ating bansa, ang kanyang naiambag at alaala ay mananatiling bahagi ng mga taong humanga, sumubaybay at nagmamahal sa kanya. Mula po sa aming mga puso, ang Drama Natin To TV ay nakikiramay sa pamilya ng isang respetado at mahusay na mamamahayag. Paalam Katotoy Talastas, marami pong salamat.